Hayaan niyo po muna na batiin ko kayo ng magandang gabi. Magandang gabi po sa ating mga kapatiran na nasa Jewel sa FM Marikina. Maging sa mga kapatiran natin na nasa Jewel sa FM Sariaya. Sa mga kapatiran natin na nandyan sa Jewel sa FM Louisiana. At maging sa mga kapatiran natin na nasa kanilang mga tahanan na lagi po namin nakakasama sa mga online na gawain ng Jewels FM. Muli po, magandang gabi sa bawat isa sa atin. Tayo po ngayon ay nasa panahon ng sambang gabi kung saan ako po ay naatasan ng ating butihing pastor, Pastor Felix, na isa sa mga maghahatid ng mensahe ng salita ng Panginoon. Ako po ay nanalangin sa ating Diyos, sa ating Panginoon, kung anong mensahe ang pwede kong ibahagi kung saan ako ay mapagpala at maging yung mga taong makakarinig nito ay mapagpala din. Kaya narito po ngayon ang mensahe kung saan ang Panginoon ay tumugon naman sa aking panalangin. Ang mensahe na ating marinig po ngayon ay pinamagatang Keep Christ in Christmas. Hayaan niyo po na simulan natin ang ating pag-uusap o pag-aaral sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Matatagpuan po ito sa unang Timoteo, kabanatang 1, talatang 15. Sa 1 Timothy 1, verse 15 ng NIV, "Here is a trustworthy saying that deserved full acceptance, Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst." Sa Tagalog po, sa Mabuting Balita Biblia, "Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa makasalanan." Tayo po ay yumuko, pumukit at manlangin. We thank you, God, that you have sent your Son, Jesus, to us. Patuloy niyo po kaming turuan, enlighten us on more deeper meaning of His coming to the world to save us. Bigyan niyo po kami ng karunungan upang higit po namin maintindihan kung bakit may Pasko at kung paano po namin ito maise-celebrate na kami ay higit na mapagpala niyo at kami man ay maging pagpapala sa iba. Be our speaker, O God. Gamitin niyo po ang aking labi upang malayang maahiyag ang inyong mensahe sa bawat isa sa amin. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang pagdating po ng Pasko sa buong mundo ay sadyang hinihintay ng mas higit na nakakaraming tao. Ang Pilipinas po ang may pinakamahaba na may paghahanda at pagse-celebrate ng Pasko. Sa totoo lang po, kalagitnaan pa lang ng August sa social media, makikita na natin sumisilip na si Jose Marichan. Para awitan tayo ng Christmas in our heart. Paksan pa ng September 1, yung mga, may mga tahanan na dati naman kaya tahimik. Pero pagdating ng September 1, nagtutugtugan ang kanilang mga radyo at ang himig na matugtog ay mga himig pamasko. May mga sambahayan na rin na nagsisimula na rin magpa-ilaw ng kanilang mga Christmas light. Talagang naantay nila yon September 1 pa lang, para masimulan na nila yung kagayakan na yon ng kanilang bahay. May mga palamuti nila, gano'n. Habang tumatagal, lalo na pagdating ng November, ang mga kawani ng gobyerno, sadyang excited na sila. Kasi November 15, nare-receive na nila yung kanilang mga bonus. Yung iba bonus, yung iba mga bonuses. Kaya talagang marami ang ano,
marami ang excited para sa pagdating ng November 15 na yon. Ganun din naman, pagdating na ng December, talagang, siyempre, December na. Ang mga malls, punuan na. Dahil may mga Christmas sales, 50%, 70% na Christmas sales. Sadyang, ano, sadyang napakaabala ng mga tao dahil talagang nagsisimula na silang mamili ng kanilang mga iriregalo. Kung di man sila pabumili, talagang tumitingin na sila ng kanilang iriregalo. Bago dumating yung talagang petsa ng Christmas, ay alam na nila ang kanilang bibilin. Second week ng December, kabi-kabila na ang mga Christmas party. Talagang sa kumpanya nga namin, sa kumpanya na aking pinaglilingkuran, bukod sa may pangkalahatang Christmas party, may pang mga per department na Christmas party. Gayun din naman yung aking mga kliyente namin, yung aking mga kliyente. Lahat ng kanilang mga, bawat kliyente, talagang yung schedule ng kanilang mga Christmas party, pinaalam sa akin dahil nandun yung kanilang solicitation para sa kanilang grand prize na raffle, o kaya ay talagang yung iba nag-request ng lechon para sa kanilang Christmas party para may pagsalusuluhan daw sila. Gayun din naman ang mga nanay, talagang lalo na yung bispiras, busy ng paghahanda. May mga gumagawa ng fruit salad, may mga nagbe-bake ng mga cake, ang mga ate, talagang pinaghahandaan ang gagawing pagsasalo, lalo na doon sa Kapaskuhan dahil ang Christmas talaga ay pagsama-sama ng mga pamilya, mga kamag-anak, at maging mga kaibigan. Nakakatuwang tingnan ang mga tao. Sa panahon ito, talagang ang mga tao nagbabaitan. Ang babait. Ang babait dahil nagbibigay ng mga regalo eh. Napaka-generous. Kasi may mga aginaldo. Nakakatuwa na talagang sino naman ang hindi ma-excite sa pagdating ng Christmas. Pero yun yung may bahagi naman na nakakalungkot. Bakit? Kasi pagkatapos ng Christmas, balik sila sa mga dati nilang ugali. Mga selfishness, nandun na yung katotohanan kung ano nga ba yung dun lang sila na focus do sa celebration. At ang mga nakakalungkot pa, talagang hindi na nila naiintindihan yung kahulugan at kadahilanan kung bakit may Christmas. May mga tao pa nga dahil pasosyal, instead na batiin ka ng Merry Christmas, ang gagamiting pagbati sa iyo ay Happy Holidays. Nawawala na yung Christmas, nawawala na yung, kaya nga yung title natin, di ba? Keep Christ in Christmas. Nawawala na yung diwa ng Christmas. May mga Christmas na isinusulat nila na yung Christ ay inaalis nila at pinapalitan nila ng X. Kaya instead na Christmas, X-mas. E sa mathematics, pagka tinignan mo kung ano ang ibig sabihin ng ginagamit ang letrang X ay doon sa representation ng unknown values. Ibig sabihin, hindi nila kilala yung kanilang pinagse-celebrate. Kasi Xmas eh. Unknown. Yung iba naman, yung representation ng X is deleted.
isipin natin yan, no? Si Christ dinilit doon sa Christmas. Nameless na celebration na talaga ang nangyayari. Ang talagang kahulugan ng Christmas, kung titingnan natin, ano ba ang pakahulugan sa atin ng Christmas? Sa Biblia, nababasa natin yung Christ, nababasa natin yung Messiah. Ang Christ ay Greek word ng Christ, at ang Messiah ay Hebrew word na pareha, naiisa ang meaning ni na the anointed one. Kagaya nung ating binasa kanina do sa First Timothy, 'di ba? Sabi doon, Christ Jesus came into the world to save sinners. Christ Jesus came to the world for sinners. Christmas, yung pagkakapanganak ng ating Panginoon, yun yung simula kung saan dumating yung magliligtas sa atin. Ngayon, tingnan natin yung Christmas, yung salitang Christmas. Ang root word nun ay Christ, ang ating Panginoong Yesu Kristo. Mas ay may letter na M-A-S. Ano kaya yung M-A-S? Men are sinners. Man are sinners. Kaya pagka inalis mo si Christ, man are sinners without Christ. Sa definition ng Christmas, makikita natin kung ano talaga ang kahulugan ng Pasko, ng Christmas. Kung wala si Kristo, naiiwan tayo, mananatili tayong mga tao na makasalanan. Kaya napakabigat nung bitawan na talata doon ni Timothy, lalo na doon sa last part nung talatang ating pinag-aralan. Sabi niya, at ako ang pinakamasama sa mga makasalanan. Siya daw yung naintindihan niya ni Timothy sa yung batang pastor na naging pastor. Si Timothy sa Biblia. But the real reason for us to have joy this time of year because of the birth of Christ, the one who came into the world to save sinners like us, the one who was born in Bethlehem in Christmas. Yun yung talaga reason pagpangito ng ating Panginoon. Napakahalaga ang Christ in Christmas. Keep Christ in Christmas ay napakahalagang paalala po sa atin. At huwag nating baliwalain. The number one way to keep Jesus Christ in our Christmas is to have Him in our life, in our daily life. If you have already accepted Jesus Christ in your heart as Lord and Savior, yun yung dapat na maging sentro unang-una ng pang-araw-araw nating buhay. Lalo na, hindi lang ng tradisyon ng Christmas, kundi bakit natin ito sineselebrate ng ganon. Isipin natin yun. Ang nakakalungkot kasi, nawawala na talaga si Christ sa pagsa-celebrate natin ng Christmas. Bakit kanyo? Unang-una, maging doon sa paniniwalang tinuturo natin ngayon sa mga bata, mag-wish ka kay Santa Claus para ibigay yung kahilingan mong regalo. Dinadaya tayo ng mag-wish. Actually, mag-pray ka kay Santa Claus, hindi na kay Christ. Tingnan po natin kung paano po tayong nadadaya. Kaya nga nasabi ko sa inyo na,
Happy Holidays instead ng Merry Christmas. Mga simpleng salita na ginagamit natin, pero pandaraya po yun ng kaaway. Keeping Christ in Christmas means daily revealing of the character, love, and the spirit of Christ that dwells in you. Nakakatuwa po kasi yung larawan ng pagkakapanganak ng ating Panginoong Yesus. Nung siya ay pinanganak, walang silid, di ba? Walang paupang silid na tumanggap sa kanila. Kaya sila ay nangalong doon sa kulungan ng mga tupa. Kaya nung ang ating Panginoon ay luwal, panganak, siya ay binalot ng lampin at saan po saan nilagay? Sa pasamsaban o sa samsaban ng tupa. Ang samsaban po, ano yun eh? Sa amin sa Tarlac, ang tawag po namin doon ay labangan. Kung saan pag yung mga alaga naming baka o alagang kalabaw ay nasa kulungan, maging alaga ng kambing, kami po ay nagagamas ng damo. Doon namin, pag nakatali ang aming mga alaga na yon, doon namin nilalagay para habang sila ay nasa kulungan, ay meron silang kakainin. Madumi po. Madumi yung ano na yon. Yung pasamsaba na yon. Yung labangan na yon. Alam niyo po, nung dumating si Jesus Christ, doon po siya nilagay. Metaphor lang po yung bilen. Pero kung titingnan po natin nung tinanggap natin ang ating Panginoon sa ating puso bilang Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay, kasing larawan po siya ng, yung ating puso ay kasing larawan po nung pasabsaban na yon. Yung puso nating marumi, doon natin siya tinanggap upang linisin ng ating mga maruming pamumuhay. Maruming puso. Kaya, kung lubos po nating maintindihan talaga, ang sinari lamang siya dun sa pagkakapanganak ng ating Panginoon. Pero isa po siyang simbolo, naging metaphor lang po talaga yun, pero ang totoo na, yung katotohan ng espiritual na ibig pahayag sa atin. Wala pong makakapagsabi sa atin na tayo ay walang kasalanan dahil Biblia po mismo ang nagsabi sa Romans 3:23, "For all have sinned and come fall short of the glory of God." At ano naman yung sinabi din ng Romans 6:23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus." Pero ano po ang pinakamagandang regalo sa atin? Yung John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have eternal life." Isipin po natin yan. Dahil tayo ay makasalanan, sabi ng Romans 6:23, ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yung pagdating po ni Jesus Christ na siyang tema dun sa Christmas, yun po ang talagang kahulugan. Ibig ko pong tingnan natin yung tatlong bahagi, tatlong karakter dun sa unang Christmas. Yung tatlong karakter na talagang remarkable ang mga karanasan sa unang Christmas. Unang-una po nating tingnan si Joseph. Si Joseph po, mababasa po natin yun sa Matthew 1:22-24.
makikita po natin doon kung ano, kung paano si Joseph ay sumunod sa sinabi ng Panginoon. Alam po natin ang ano, kwento ni Joseph. Si Joseph ay nakatalagang mapangasawa ni Mary. At nung yung time ng kanilang wedding nung gabi, nalaman niya na ano, 3 to 4 months on the way na si, ano, si Mary. E samantalang sa culture na nila ay 1 year before ng wedding, eh, hindi sila nakikita. Para talagang mapatunayan na naging tapat yung mapapangasawa nila sa kanila. Pero ito, ngayon, si, ano, si Joseph, malalaman niya na 3 to 4 months on the way na si Mary doon sa gabi ng kanilang wedding. Kaya, nagdalawang isip si Joseph. Pero, nung siya ay natulog, binalak niya na hiwalayan si Mary. Pero nung siya ay natulog at dumating sa kanya ang salita ng Panginoon sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng anghel. Nagsasabi na, sabi sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong mapapangasawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu. At nagbangon si Jose sa kanyang pagkakatulog at ginawa niya ang ayos ay pinag-uutos sa kanya ng anghel ng Panginoon at tinanggap niya ang kanyang asawa. Ano po ang makikita natin doon? Nakatangian ni Joseph. Ang makikita po natin doon ay yung kanyang pag-obey sa Diyos. Yung kanyang pagsunod. Napakadakila ng puso ni Joseph sa pagsunod sa Diyos. Kaya makikita po natin doon, obedience yung number one. Susunod na karakter na ibig ko pong mabigyan ng ano, na puntos ay namang mababasa natin kay sa Luke 1:30 to 31 at yung 38. Ito naman yung si Mary. Si Mary, sinabihan ng anghel ng Diyos na siya ay magdadalang tao. Sinabi niya, ako po ay birhen at ako po ay walang karanasan. Ano sabi ng Diyos sa kanya? At sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, maglilika sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Ano ang narinig kay Mary? Ang niyo pong kalooban ang makapangyari. Ano po ang makikita nating katangian, Mary, na pwede nating hangaan? Submission. Yung kanyang pag-submit sa kalooban ng Diyos. Ano ba yung obedience? Ano ba yung submission? Ano ba pagkakaiba nun? Ang obedience kasi is an outward action. Doing what you have told. Iyan yung ano eh. Obedience. Pero yung submission. Yung submission is an inward attitude. Where involuntarily placing someone else will above your own. Ilalagay niya yung sarili niya doon sa ano. So, talagang, kumbaga, makikita natin doon, outward action yung kay, ano, kay Joseph.
inward action naman yung kay Mary dahil talagang siya naman yung papasok sa ganung kalagayan. Makita natin doon yung submission. Kanina po ay obedience, ngayon ay submission. Ang pangatlong tingnan natin, sabi ko, tatlong character po yung kung saan atin titingnan. Ang tingnan naman po natin yung mga character na binabanggit sa Matthew 2 verses 1 to 2 saka yung 9 to 11. Mahaba po yun, pero dahil alam naman natin na yung kwento, ang tinutukoy naman po dito ay yung mga wise men o yung mga magay o yung mga mago, yung mga wise men, mga matatalino ng mga mago. Ano ang makikita natin sa mga mago? Sila yung mga mayayaman, mga paham, mga marunong. Isipin natin na yung mga mago na yon, nag-travel sila ng halos kung ilang buwan, na ang layo na kanilang tatahakin ay 1,678 milya na katwiran. 1,678 miles na hindi nila alam talaga ang kanilang patuloy. Ginabayan lang sila ng stars o yung tala ng Diyos para maturo yung kinalalagyan ng ipinanganak na sanggol na siya nga ang ating Panginoong Kristo Jesus o ang Mesiyas. At nang matagpuan nila, mababasa po natin sa Matthew 2 verse 11, nang matagpuan nila yung sa loob, yung bahay na kilala, ganito po ang sinabi sa talata, at nagsipasok sila sa bahay at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kaniyang inang si Maria. At nagpatira pa sila at nagsisamba sa kaniya. At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan, ay inihandog sa kaniya ang mga alay na ginto, kamangyang at mira. Makita natin yung ginawa ng mga wise men na ito. Muli po, bigyan natin ng pagtatama yung kapaniwalaan ng marami na tatlong hari. Mali po yun. Wise men, wala pong binigay na bilang. Binasa lang nila yung tatlong hari dahil tatlo yung nabanggit na regalo o handog, kayamanan na inandog nila. Gold, incense, and myrrh. Kaya po, sa Tagalog po ay ginto, kamangyang, at mira. Mga regalo po yon sa mga royal king, sa mga kilalang, Makita po natin yung sakripisyo nitong mga, So, ang may po natin doon, yung sacrifice na ginawa nila para masamba yung tunay na Diyos o yung dumating na Misaya o yung pagdating ni Kristo. Nakakatuwa po eh. May isa pa pong pagtatama. Ano po ang nakita natin doon? Nung pumasok sila, nakita nila yung sanggol kasama ng kanyang ina na si Maria. Pero sabi nila, and they worship him. Hindi po si Maria. Si Jesus po. Si Jesus po ang kanilang sinamba. Kaya, keeping Christ in Christmas, madami talaga yung mga maling katuruan o pandaraya ng kalaban. Hindi, sa ibang pananampalataya, naagaw na si Christ, ni Mary. Ang Christmas nga natin, sabi ko nga kanina, naagaw si Christ ni Santa Claus. Kaya, sana dito sa pinsaying ito na aking naibahagi ngayon,
ay tunay na mabigyan natin ng mas malalim na kahulugan yung Christmas sa atin. Sa pagsa-celebrate natin ng Christmas, nawa ay maging mas makahulugan sa atin ang lahat ng mensahe nito. Ulitin ko po, Christmas, ang root word noon ay Christ and Mass. Man are sinners without Christ. Tayo po, pinapahayag po natin na tayo ay mga Christian. Ang root word po noon ay Christ. Ang I-A-N po, ang ibig sabihin po, I am nothing. I am nothing without Christ. Christian, Christmas, si Christ po ang kahulugan. Kaya, ang pagdating ng ating Panginoong Jesus, Jesu Cristo, ang pagdating ng Christ, ni Christ, ang Messiah, yun po ang tunay na kahulugan ng Pasko. Marami pong salamat. Nawa ang mensaheng ito ay maging pagpapala sa atin. Tayo po ay manalangin. Dear God, salamat sa oras na ito. At kami po ay kinatagpo nyo upang bilang mga nagsasabing laging kami ay sinasabi namin lagi, nahayag namin na kami ay mga Christian, ay magkaroon ng pagkakaunawa ng tunay na kahulugan nito. Maging ang katotohanan ng kadahilanan ng Pasko o Christmas, nawa ay masigit nyo, higit po kaming pagpalain dahil sa pagkakaunawang ito. Muli po, hinihingi ko ang inyong basbas ng pagpapala sa bawat isa sa amin. At sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Binabalik ko po uli ang pagbati sa inyo ng magandang gabi. Merry Christmas! Salamat.